dati pinapanood ko lang kayo sa Amerika. Hindi ko akalain na someday makakarating ako dito. Ano, at unang-una nagpapasalamat ako sa inyo dahil talagang nandun din yung pagtulong nyo. Ibig ko rin pasalamatan itong si Hector Reyes. Si Mr. Hector Reyes na isang taxi driver po ay may nakita po sa kanyang passenger seat. Ito nga pong brown wallet na naglalaman po ng mga IDs. Cash po na naglalaman ng 16,860 pesos and $100. At ang may-ari po ay si Mr. Adamson Claveria from Virginia, USA. Ayan. Hi Sir Hector, magandang hapon po. Hello po. Sir Hector, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Isinarender niyo po itong wallet po na naglalaman po ng $100 and 16,860 pesos at mga ATM po and ID. Paano niyo po ito nahanap? Ay, naano lang ng ano kayo, pasayero, binigay sa akin nung sa BGC. Oo, nakaipit siya ano, sa gilid ng ano, upuan. Na, alam niyo po ba yung pangalan ng pasahero na to para ma-recognize din naman natin, Shari? Hindi po alam. Oo, pero kung nakikinig man po no, yung pasahero na to, maraming salamat din sa inyong katapatan no, at binigay niyo talaga kay Sir Hector na siyang naging daan para mahanap natin kung sino talaga ang nagmamay-ari nitong wallet po na ito. Kayo po ay taga Virginia, USA po na nagawi lang po dito. Yeah. May inaayos ako kaninang umaga. Galing ako ng Bureau of Immigration kasi nagpapail ako ng dual citizen. But sabi ko, dahil may mga requirements pa, kailangan pa daw yung birth certificate. So sabi ko, ma-book muna ako ng kwan dyan sa BLTB. Natid niya ako. So pagdating doon, sa pagmamadali ko, nalaglag ko pagkatapos ko mag-birth sa kanya, nalaglag ko yung wallet. Inahabol ko na siya, nakakuha na siya. Nakaalis na. Oh. Pero kaya kumuha ako ng kwan sa barangay, pati yung mga pulis doon, tinulungan ako. Pati ang LTFRB na mismo. Okay. Sir, ito po yung wallet po ninyo. At na-verify naman po ng staff po namin na sa inyo po talaga. And sir, i-check nyo muna po, sir, kung okay tama na po. Hindi, sir, i-check nyo po. Protocol po ni Senator Tulfo yan, sir, na kailangan pong i-check dahil ang last touch po kami, sir. Kami po, ikakaltas po sa sahod po namin yan. So, i-check nyo po, sir. Bilangin nyo po. Sir Hector, nasa biyahe po kayo ngayon, sir? Opo. Sir, ganito po, no? Dahil tapat nga po kayo at isinuulin nyo po ang wallet po ni Sir Adamson. Kayo po ay babalik sa aming tanggapan sa Gawad Award po namin para mabigyan pa po namin kayo ng iba pang regalo from Senator Raffy Tulfo, Sir Hector. Opo. Bilang sa pagiging matapat. Yeah, may bibira ang mga ganun. Dati ganun din ang kwan sa programa ko noon, ay mga driver din na nagdadala sa akin ng mga nawawalang, naiiwan ng mga kwan. Dati po kayo po ay announcer. Ako nagtatapo ng balita dyan noon kay kwan, kay Raffy. Kay Erwin. Nag-meet kami niyan ni Raffy saka ni Erwin. Nung binigyan niya rin ako ng ID sa district, sa iwan ko na sana yan. Tagal na. Baka may message po kayo kay Senator Raffy, nanonood po siya ngayon. Salamat pala. Anong una, dati pinapanood ko lang kayo sa Amerika. Hindi ko akalain na someday makakarating ako dito. Ano, at unang-una nagpapasalamat ako sa inyo dahil talagang nandun din yung pagtulong nyo sa lahat ng mga nangangailangan. Laging nanonood ako ng YouTube nyo. At ikalawa, ibig ko rin pasalamatan itong si Hector Reyes na kanina maganda naman yung usapan namin. Alam ko naman na ako ang may kasalanan nun kasi nalaglag ko eh. Wala siyang kwan. Ayan, nakikinig po si Sir Hector Reyes ngayon. Ayan, nagpapasalamat ako sa iyo ng lubos. At sinabihan ka nung kwan ko, yung isang tao ko na magkita tayo sa hotel. Sa tinutuluyan ko kung pwede magkita tayo. Hector, pwede ka ba? Available ka ba ngayon? Pagkagaling ko dito, nandun yung bagahe ko eh, yung luggage ko eh. Ah, sige po. Pati yung kwan, yung babae na sinasabi niya kanina dun sa tao ko na nakaapak ng wallet na nagbigay sa kanya ng pasahero. Kaya sana nakilala man lang kita. At at least nakapagpasalamat ako ng taos puso sa iyo. Ipapadala na rin siguro natin yung gift natin na 1,000 pesos cash na bigay po ni Senator Raffy kay Sir Hector. Oh, magbibigay din ako. Ayun. Ng 5K. Wow! Para at least 5,000. Para makatulong sa kanya. Ayun. Maraming salamat, sir.
mga kapatid na ngayon ay nakatuto na bagamat nakakaranas din na makapagsubok ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapat ang ganitong kaugalian dapat manahin.